Magandang hapon. Narito po ang ating update sa Bagyong Romon. At ayon sa ating latest na image galing sa Imawari, ang concentrated mga kalupaan ay dito lang po sa may area ng East Philippine Sea at sa malaking bahagi ng Luzon, dulot ng Bagyong Romon at tail end of cold front. At kanina ng alas 4 ng hapon, ang layo ng sentro ng Bagyong Romon ay nasa 500 kilometers silangan ng Baler Aurora na panatili ang lakas ng hangin ng bagyo habang ito ay nasa East Philippine Sea. Nasa 65 kilometers per hour, ito yung lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo, samantalang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 80 kilometers per hour. Inaasahan kikilos ito north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ating pag-asa track, yung makikita as 2 o'clock ng hapon, ito yung sentro ng Bagyong Romon at kitang-kita po nasa East Philippine Sea. At sa forecast track, bukas ng hapon, Friday, yung makikita na bahagi itong lalapit sa Northern Luzon. At as of 2 o'clock ng hapon, bukas, inaasahan ito yung nasa layong 335 kilometers silangan ng Baler Aurora. And then, November 16, Sabado ng hapon, bagyang kikilos northwestward at babagal ang pagkilos ni Romon patungo sa Northern Luzon. Kaya sa Sabado ng hapon, inaasang ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 200 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. And pagdating ng Sunday ng hapon, November 17, nasa landmass na po si Bagyong Romon. At inasa na sa vicinity ng Tagaraw City. So maaari pong sa Sunday maglandfall ito sa Cagayan at Isabela area. And bago yan, yung makikita, humina ang bagyong si Romon, naging tropical depression kapag ito ay nasa lupa. And then sa Monday ng hapon, November 18, inaasahan ang sentro ng bagyo ay nasa Luzon Sea. Nasa layong 75 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. At isang ganap na tropical depression. And then pagdating ng Martes, November 19 ng hapon, bagyang bababa o bagyang kikilos patimog o southwestward at inasang lalakas uli to a tropical storm. At inasang layon nito, sentro ng bagyo ay nasa 245 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. So Tuesday, so mula ngayon hanggang Tuesday, nasa loob pa rin ng PAR ang Bagyong Romon. At dahil dito, nakataas po ang signal number 2 o Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ang sa Catanduanes, kusan ay makakaranas po tayo ng masungit na panahon. And then, Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ito yung kulay blue. Ito yung mga lugar sa Northern Aurora, kasama Northern Aurora, ito yung mga lugar sa Disalag, Kasiguran at Dinalungan. At Eastern Coast ng Isabela, kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. So ito yung signal number 1, ito yung mga karanas ng mga pag-ulan at pagbukso ng hangin. At dahil sa malakas pa rin yung hangin dulot ng amihan at yung siyempre yung epekto ng na rin ni Bagyong Romon, may gale warning po tayo kusan ay makakaranas po ng mga maalon hanggang sa napakaalon ating mga karagatan. So ito yung mga lugar na kahit walang signal, may mga asahan pa rin tayo na matataas ng alon. So ang mga baybayin dagat, mga lugar ng mga baybayin dagat na maapektuhan, ito yung sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Aurora at Quezon. So yung nakikita yung minarkahan natin ng red, yun po yung mga karanas ng matataas ng alon kung saan aabot ng 5 meters. Kaya para po sa mga kababayan, lalo na po itong under ng gale warning at under ng tropical cyclone wind signal, na huwag mo nang pumalaot dahil sa epekto ng malataas ng alon, ganun din yung epekto ng bagyo, Romon. So ano pong inaasahan natin within 24 hours? So may bukas,
ay may inaasahan pa rin tayong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at may pamamisa-misang malalakas na pag-ulan sa eastern portion ng Cagayan at Isabela. Light to moderate with intermittent heavy rains naman inaasahan sa Northern Aurora, Camarines Norte at Pulilo Island. And then sa Sabado, meron pa rin mga mahina hanggang sa katamtaman hanggang sa occasional heavy rains na maranasan pa rin sa Cagayan, Northern Aurora at eastern portion ng Isabela. Then sa Sabado, may inaasahan pa rin mahina hanggang sa katamtaman hanggang sa pamisa-misang malalakas na pag-ulan sa Apayao at ang nalabing bahagi ng Isabela at Aurora. So, paalala po sa ating kabayan na mag-alerto po tayo sa mga lugar po na akin nabanggit dulot ng paparating ng bagyo na maging handa po tayo lalo po sa mga nakatira po sa mga mababang lugar, malapit sa ilog, malapit sa bundok na makipagtulungan po tayo sa mga local government at mag-monitor po tayo sa mga update na ipapalabas po natin tulad ng thunderstorm, rainfall advisory, heavy rainfall warnings na ini-issue po natin din lang po sa Pag-asa website, ganun din sa ating Facebook at Twitter. At dahil pa rin sa epekto ng bagyo, so lahat, kaya po yung ating mababayang o sa mga baybayang dagat na sa laro ng Tropical Cyclone Wind Signal, at ganyan din sa gale warning. So ito yung seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Aurora at Quezon ay inaasahan po natin na maalon hanggang sa napakaalon. Kaya huwag mo nang pumalaot ang ating mga kababayan. Another information, ito yung si Tropical Storm Feng Sheng. So as of 3 o'clock ng hapon, ito yung nasa layong 2,800 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas nitong hangin malapit sa gitna nito ay nasa 95 kilometers per hour. Samantalang pagbugso ng hangin ay nasa 115 kilometers per hour. Inaasahan dito papasa sa PAR itong si Tropical Storm Feng Sheng. At inaasahan kikilos ito pa northwestward then northward. So yan po ang ating update sa Bagyong Ramon. May katanungan po?